Boom! Ayun, magandang gabi po. Yan, sensya na kayo, kaano ko lang. Medyo kagigising, you know. Deadlift kasi ako. Alam nyo na, galing sa trabaho, medyo pagod. So, yan. Dumating na naman yung oras ng pagluluto natin. So, yan po. Magluluto na po tayo, ano? Magluluto po tayo ng belly. Tapos lalagyan po natin yung talong, ng pechay, ng sili. Yan, yan po yung mga rekado natin, bawang, sibuyas, luya. At syempre, para po mas masarap yung kanya mamaya, papatakan po natin mamaya ng kalamansi. Okay? So, dyan lamang po kayo. Hiwa-hiwain ko lang po itong mga gulay natin. And then, lilinisan ko lang po yung, ano, hugasan ko lang po yung belly natin, yung bangus belly natin. Okay po? Yan. So, balik po ulit tayo. Okay, balikan po natin. Yan, nahiwa-hiwa ko na po yung ating mga rekado, ang ating gulay. Okay, nahugasan na rin po yung ating bangos. So, ang gawin po natin, ilatag na po natin dito yung kanyang rekado. Yan, ito po ang magsisilbi niyang higaan. Yan. Okay. Katapos po natin may latag, sasalansan na po natin ang ating mga belly. Alright. Salansan lamang po natin dyan. Salansan po natin ng maganda. Yan. At isa pa. Okay. So, yan na po. Nakasalansan na po yung ating bangus. And then, ang gawin na po natin, silagyan na po natin yan ng asin. Okay. Asinan po natin. Timplahan na po natin yan. Alright. Pagkatapos po natin lagyan ng asin, is maglalagay po tayo ng, papamoyan po natin yan ng konting patis. Yan. Para may amoy po siya ng patis. Okay po. At pagkatapos po, paamoyan din po natin yan ng kalamansi. Okay. Alright. Bago po natin lagyan ng suka. Okay. Lagyan po natin yan ng suka. Ang bango ng patis tsaka kalamansi. Grabe. Okay. Pagkatapos po natin malagyan ng suka, lagyan naman po natin ngayon ng tubig. Yan. Lagay po tayo ng kaunting tubig bilang pamatay po dun sa ano niya. Okay. Yan po. At pagkatapos po niyan, pwede na natin pong isalang. Yan. Salang na po natin. No? Turn on na po natin yung kalan natin. Takpan lang po natin dyan. Okay po. Hanggang po sa kumulo. Okay. Balikan po natin. So, ayan po. Kumukulo na siya. Sobrang bango. Grabe. Sa pagkakataon po yan, lagyan na po natin yan ng kaunting and magic. Lagyan po tayo ng kaunting magic. Okay. At para po mas malinamnam, kung meron po kayong stock na mantika ng baboy, okay, yung pinagprituhan po ng baboy, yan. Lagyan po natin ng mantika ng baboy. Yan. Okay. Lagyan po natin siya ng pinagprituhan natin ng mantika ng baboy. Okay. So, ayan lang po natin yan na kumulo ng kumulo hanggang po magpatis siya. Lumabas po yung kanyang mga patis. Yan, yung patis ng mga isda. Yan, para po maging masarap at malinamnam ng ating isda. Okay po. Takpan po muna natin pala. Okay, balikan po ulit natin. Alright. Okay, check po natin yung niluluto natin. No? Yun, bango, grabe. Talagang nangangamoy yung patis niya tsaka kalamansi. Baliktarin po natin, ano? Ano pong ginagawa ko, binabaliktad ko po siya. Ayan. Para po pantay yung pagkakaluto ng kanyang linamnam. Alright? And then, gagawin po natin dyan, isayaan lang po natin na kumulo. Okay? Ayan. Alright. So, nabaliktad na po natin lahat. Antayin lang po natin dyan na kumulo at maiga ng konti. At pag nagmantika, yan, lumalabas na po yung mantika niya. Yun po yung mga mantika ang nakahiwalay na yun po yung nilagay natin. Pero po yung mga buo-buong yan sa gilid,
yung mga yan, mga nag-ispat-ispat na yan, yan po yung sarili niyang mantika. Yan po yung palatandaan natin na nagpapatis na po siya. Okay? Alright. So balikan po ulit natin mamaya. Bago natin ilagay yung ating mga gulay kapag sakto na po yung timpla para sa inyo. Okay po? Okay, balikan po natin yung ating niluluto ulit. Yan, yun. Grabe, ang bango. Alright, so pag, sa pagkakataon po yan, medyo nabawasan na po yung ano niya. Yung kanyang tubig. Yan. At naghalo na po yung mantika sa sabaw. Lagay na po natin yung ating talong. Okay. Lagay na po natin yung ating talong at sili. Alright. And then, hayaan lamang po natin dyan na maluto yung talong at sili. At babalikan po ulit natin. Saglit na lamang po at makakaluto na tayo. Okay? Okay, last check po tayo sa ating niluluto. Yan! Ang bango, grabe. Namoy-namoy yung patis niya, tsaka ano, yung kalamansi. Tsaka yung nilagay nating kwan, baboy, mantika ng baboy. Grabe. So, yan po yung palatandaan na luto na po yung ating bangus. No? Binaliktad ko po siya kanina. Hindi na po siya kulay puti. Nagba-brown-brown na po siya. Yan din po yung palatandaan na nagpapatis na po siya. Talagang lumalabas na yung kanyang linamnam na tinatawag. And then, lagay na po natin ang ating pechay. Yan. Ngayon lang po ba kayo nakakita ng ano? Ng paksiw na may pechay? Yan. Subukan nyo po. Masarap. Promise. Promise. Best. Promise. Yan. Natabunan na po yung ating niluto. Okay. So, yan po. Yano lang po natin yan. Lulutuin lang po natin ng konti. And then, tapos na po tayo. Alright. Ang masarap nga po palang partner nito is patis kalamansi na may sili. Yan. Kasi po yung pechay natin, medyo blunt po yan. Wala pong lasa. Yun po ang pinakamasarap na sausawan. Okay? Yan po. Takpan lang po natin. And then, balikan po natin kapag luto na po yung ating pechay. Alright? Okay. Final check po tayo. Yan na po yung ating bangus belly. Yan. Luto na po siya. So, gawin po natin. Patayin na po natin. Yan. Yan po ang ating final result. Yan. Yan po ang ating malinamnam. Yan. Masim-masim. Napaksiw na bangus. Yan. Okay po ba? So, yan. Nakaluto na po tayo ng ating hapunan ngayong gabi. Ano? So, maraming po salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong panonood. Yan. Maraming salamat po. Okay? Comments po kayo. Like nyo po yung video na to kung nagustuhan ninyo. And then, subscribe po kayo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Share nyo po yung video natin. Alright? Maraming salamat po. At yan po ang luto natin. Ang atin pong yan. Paksiw na bangus. Oh yeah, baby. Ang the best po nakapartner niyan, gaya nga po ng sinabi ko, patis, kalamansi, at sili. Okay. Hanggang sa susunod po ng mga video nyo, ito po ang inyong lingkod, Jerry Cook TV. Signing off for now. Thank you.